Father God, in the name of Jesus, we ask, Lord, O God, your intervention, your conviction, your strong conviction to every heart today. Because we know, O God, that we are in the last of last days. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, hindi po kami papayag na hindi po namin matanggap ang iyong salita. Tulungan niyo po kami na magbago ng ayon sa larawan mo. Tulungan niyo po kami na magkaroon pa ng matinding uhaw sa iyong salita at sa iyong presensya. At tulungan niyo rin po kami, Holy Spirit, na manalangin ng tama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Wala bang palakpak dyan para sa Diyos? So, ang ating pong topic for today, medyo lagi tayong tinatalakay ang tungkol sa Panginoong Jesus. Ngayon, tatalakayin naman natin ang tungkol sa kanyang dating kakampi na naging kalaban. Ang pamagat po nito ay halik ni Judas. Ako ba ito, Panginoon? Pwede po bang tanungin natin ang ating sarili? Ako ba ito, Panginoon? No? Mahalaga po na makilala natin si Judas. At bakit po ba pinag-aksayahan ng panahon ng Banal na Espiritu na sabihin lahat, ikwentong lahat kung paano siya pinagtaksilan ng kanyang pinili, no? Ang istorya po ni Judas ay isa sa pinakamalungkot at kilalang kilala sa banal na kasulatan. Amen. Kaya lang, ang nakakaiyak dito, si Judas ay nakilala dahil sa kanyang masamang ginawa. Di pa po sa tao? Kilala mo ba si ganito? Ay, oo, kilala ko yan. Kilala kong mandarambong yan. No? Kilala ko yan. Mabuting tao yan. No? Pero itong si Judas, nakilala siya dahil sa kanyang panghuhudas sa Panginoong Hesukristo. At ito po yung iwasan natin. Na hanggang ngayon, kung makikita ninyo, sikat na sikat ang pangalang Judas dahil sa kanyang ginawa. Na yung kanyang pangalan ay naging tawag na sa kanya dahil sa kanyang ginawa sa Panginoong Hesukristo. Men, so si Judas po, sa istorya ng kaligtasan, siya po ay isang good man turned into evil man. Nakatulad din natin, anak ng Diyos, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ating pong topic for today ay isang pagpapaalala na si Judas po ay kasama sa inner circle. Isa siya sa pinili na maging apostol. Nakatulad mo din, nakatulad ko din, pinili ng Diyos. At nawa, hindi maging katulad tayo ni Judas na pinalitan dahil sa kanyang ginawa. Amen. So si Judas ay isang honorable man na naging corrupt, naging selfish, at dahil hindi niya na-deal sa kanyang puso ang pagiging selfish, yung love of money, kaya binenta niya ang Panginoong Hesukristo. Na kung ikaw man ay may bisyo ngayon, may kahinaan ngayon, kailangan ma-deal mo yan. At ang banal na espiritu po ay masyadong makapangyarihan. Kayang-kaya tayong baguhin lahat. Amen? Pero ang lahat po ay sariling pagpapasya. Kaya nga sabi sa Genesis 2:7, nilikha po ng Diyos ang tao na isang buhay na kaluluwa. Pag sinabi pong buhay na kaluluwa, ang kaluluwa po ay isipan, ang ating damdamin, at ang ating desisyon. At ang ating pong desisyon ay tinatawag ding will. Kaya po, nilikha po tayo ng Diyos na merong free will. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Amen. Kahit po siya makapangyarihan, hindi ka kayang baguhin ng Diyos kung hindi mo tutulungan ang iyong sarili. Dahil nilikha po tayo ng Diyos na katulad niya,
at ang nais po niya ay free will mo siyang sasambahin, free will mo siyang hahanapin, free will mo siya nasusundin. Hindi tayo nilikha ng Diyos na robot na kapag gusto niya ng pagsamba, pipindot lang siya. Gusto ko, sambahin ako ni kapatid ni Lorna. Pipindutin niya yung pangalang Lorna. Di ba napakapangit po nun? Maging sa asawa po, sa boyfriend, sa anak, pwede bang sabihin sa asawa mo, mahalin mo naman ako? Sa anak mo, igalang mo naman ako? Di ba napakapangit po nung inuutusan mo isang tao? Nakatulad ng Diyos, ang nais niya isang kusang loob na siya ay hahanapin mo, kikilalan mo, at sasambahin mo. Iyan po ay sarili nating desisyon. Kaya Genesis 1:26, nilikha niya ang tao na isang espiritu. Genesis 2:7, naglikha na naman na yung espiritu na yon. Di ba sabi sa Genesis 2:7, kumuha ng lupa, hiningahan ng tao sa butas ng ilong, at ang tao daw ay naging ano? Buhay na kaluluwa. Sabihin mo nga sa iyong sarili, ako pala ay isang buhay na kaluluwa. Kaya, ang kaluluwa po ay hindi namamatay. Amen. Kaya kailangan iyan po yung busog. At ang pagkain po ng kaluluwa ay salita ng Diyos. Kaya alam niyo po ba, diba, sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4, na ang tinatakluban ni Satanas ay ang salita ng Diyos. Ano ba ang tinatakluban natin sa mga leftover food? Diba food? May takip? Bakit? Pagkain nyo ng ating katawan. Nakatulad din ni Satanas, ang tinatakluban niya ay pagkain naman ng kaluluwa. Bakit? Dahil ito yung magliligtas sa atin. Kaya maraming tao ayaw kumain. Kaya ang isip, ang damdamin, ang desisyon, mali-mali. Kasi ang pagkain po ay isa lang pagdating sa kaluluwa. Men, gusto mo bang maging tama ang iyong mga desisyon? Ang iyong mga plano? Basahin mo ang salita ng Diyos. Wala pong substitute. Ang food for the soul. Wala po. No? So, ngayon po, dahil ang ating pamagat po ay halik ni Judas, kilalanin natin si Judas. Sino ba tong Judas na ito? Bakit niya hinudas ang Panginoon? Men, si Judas po ay isa sa 12 disipulo ng Panginoon. Siya po yung treasurer, taga-ingat ng pera ng Panginoon. Sa 12, siya yung napili na maging treasurer. Na? Siya po ay merong intimate relationship kay Jesus. At kasama rin siyang nakakita ng lahat ng himala na ginawa ng Diyos. Si Judas po yan. Si Judas ay kasama rin na binigyan ng authority ng mangaral. Binigyan din siya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Men, kaya lang, kung bakit nakapagtataka, ang kanyang pangalan ay laging nasa pinakahuli ng listahan ng mga disipulo ni Jesus. Nakalagay po yan sa Mark chapter 3 verse 13 to 19. Babasahin ko po yung mga alagad ni Jesus. Baka ang tagal-tagal na nating Kristiyano, hindi pa natin alam kung sino yung mga alagad ni Kristo. No? In sa Marcos chapter 3 verse 13 to 19, so makikita po ninyo rito ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. So si Judas pala, apostol. Ang taas ng ranggo pagdating sa religion. Siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang kanyang mga naibigan at lumapit sila sa kanya. Humirang siya ng 12 na tinawag din niyang mga apostol upang sila'y makasama niya
at upang sila'y suguin niyang mangaral. At magkaroon ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Kasama si Judas dito, amen. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na kanyang pinangalan ng Pedro, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago na tinatawag din niyang Boanerges, na ang kahulugan ay anak ng kulog. Kaya pala mayroong expression na anak ng kulog. No? Nakasulat pala sa Bible. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Kananeo, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Pansinin niyo po yung pagpapakilala ng Biblia kay Judas. Di ba napakahirap ng welcome, let's welcome Susana Trinidad. Tapos ang kaduktong ang nagkanulo kay Jesus. Sipin mo, nakasulat ka nga sa Bible, pero ang pakilala sa'yo, itong Judas na ito ang nagkanulo kay Jesus. Yun ang kaduktong ng pangalan mo. Ang ganda-ganda sa una, pinili, apostol, nangaral, may kapangyarihan sa demonyo. Pero pagdating ng oras, tinalo ng demonyo. Bakit? Hindi na iayos ang puso. Amen. So, dalangin ko po na makuha po natin ang mensahe nito. So, si Judas po ay kasama doon sa inner circle ni Jesus. Pag sinabing inner circle, ito yung very close kay Jesus. Di po ba? Minsan, di ba, pagka may kailangan tayo, diyan ka lumapit o, nasa inner circle yan. Ibig sabihin, lagi niyang kausap. No? Napaka-close nito. Si Judas ang nag-betray kay Jesus by handing him to religious authorities. Yung po yung kasalanan ni Judas. No? Ipinagkanulo kanino? Pansinin niyo po, religious authorities. So ang kalaban ni Judas sino? Ay ni Jesus. Mga na religious leaders. Mga pinili niyang anak na naniniwala kay Moses, naniwala sa pinadala niya mga propeta, pero siyang nagpadala, hindi siya tinanggap. Kaya lagi siyang kino-question eh. Ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Di ba? Hindi siya pinaniwalaan. So si Judas, inuna yung kanyang sariling pangarap kaysa sa pangarap ng Diyos. So tingnan po natin yung pagiging makasarili. Huh? Kaya iniisa-isa natin ano mga ugali ni Judas para hindi natin tularan. Para hindi rin katulad ni Judas, ikaw ay matanggal. Amen. So si Judas na pinili ng Panginoon, hindi ko alam kung nagkamali ang Panginoon, pero alam ko hindi. Kaya lang, sinabi ko nga kanina, Genesis 2:7, meron tayong free will. Decision mong magpakabuti, decision mong magbago, decision mong magpakasama, decision mo na umalis sa pagiging again, lahat yan ay ikaw ang magdidesisyon. Pinili ka ng Diyos at lahat ay tinatawag ng Diyos. Pero desisyon natin kung tayo ay magpapatuloy. Kung tayo ay magpapadala sa kantsaw, na kapag tinatawag ka ng banal, ayaw na, na para bang napakasama nang ikaw ay nagpapakabanal. Samantalang ito po ay utos ng Diyos. Magpakabanal kayo dahil ako ay banal. Kaya pag tinatawag kayong banal, pumalakpak kayo, pati tenga nyo, iganon nyo, ipalakpak nyo rin. Amen? Dahil iyon po ay utos ng Panginoon. So si Judas ay naging instrumento ng evil. Ito po yung kanyang role sa story of salvation. Sipin nyo,
Kaya ang tawag sa Bible, Holy Scripture. Di ba po ang pelikula? Merong script. Ngayon, ano ang role ni Judas dito sa script na ito? Judas. Bad. Evil man. Ngayon, ano kaya ang role mo, ang role ko dito sa Kingdom of God na itinatag ng Diyos? Pwede natin tanungin ang ating sarili. Ako ba'y kontrabida? Ako ba ang kapatid ni Judas na nawawala? Men? At isa pa yan si Pedro. Diba? Pansinin po ninyo dun sa mga disipulo ni Jesus. Sino ang mga kilalang kilala? Yung mga gumawa ng masama. Si Judas na nagkanulo sa Panginoong Hesukristo. Si Peter na nagtakwil. Hindi daw niya kilala ang Panginoong Hesukristo. Si Tomas na puro duda. Sila na yung kilalang kilala, kaya lang ang pangit ng pagkakakilala. Kilalang ano? Kilalang bad. Maganda sana kung kilala tayong mabuting tao. At kung ikaw ay kilala, kilalang Kristiyano, di ba? Hindi yung kilala ka nga, balitang-balita ka sa lugar ninyo. Kaya lang, kilala kang balasubas yan eh. Nandabihan. Kilala mo ba sa ganito? Oo, balasubas yan. Di ba? Ay! Kilala mo ba sa ganito? Ay, oo, kilala ko. Sugarol yan. Ang pangit ng kaduktong ng pangalan. Di po ba? Oo, kilala ko yan. Chismosa yan eh. Di po ba? Gusto niyo po bang ganun ang maging kaduktong ng pangalan nyo? Si Judas na nagkanulo kay Jesus. Nakasulat naman sa banal na kasulatan. Kaya lang, napakapangit ng pagpapakilala. Balingbing pagdating sa politika. Diba? Ang mga sikat na sikat, balingbing. Men, hindi madaling sumikat ang gumagawa ng mabuti. Ang madaling sumikat, ano? Pati sa pelikula, sino ang kilalang kilala? Kontrabida. Kaya gusto mo bang makilala? Huwag na natin tularan itong si Judas. Ha? Walang kwenta ito. Sayang. No? Pumunta po tayo sa ating tema. John 6:70. Sumagot si Jesus, "Hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? Sa kabila nito'y Diablo ang isa sa inyo." Kita po ninyo, alam ng Diyos, walang makalalampas. Pumili siya ng 12, pero alam niya ang puso natin. Hindi alam ng grupo na Diablo pala ang isa sa kasama nila. Na ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung ano man ang ginawa nila sa akin, gagawin din yan sa inyo. Kung sila'y nakinig sa akin, makikinig din sila sa inyo. Kung sila ay ako'y inalamura, pinagsabihan ng masama, ganyan din ang mangyayari sa mga tagasunod ni Kristo. Kaya kung may naghudas sa akin, take note, may maghuhudas din sa inyo. Tanong, ako ba ito, Panginoon? Tanungin natin ating sarili. Ako ba ito, Panginoon? Tahimik. So dito pa lang mag-search na po tayo. No? Masakit marinig sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Matthew 26 verse 20 to 24. Nang gabi na dumulog si Jesus sa pagkasama ng 12. Habang sila'y kumakain, sinabi niya sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Alam na ng Diyos kung sino magkakanulo. Bakit? Alam niyo po ba, napakaganda ng Biblia. Scripted na po itong lahat.
At ang bida si Jesus, at ang kontrabida si Satanas. Kaya lang, siyempre, ang kontrabida may mga alagad yan. Amen? Kaya walang pagkakaiba, di ba? Kailangan ganito mangyari sa script. Kaya nga ang Bible ang tawag, ano? Holy Scripture. Scripted. Ay labis na namighati. Nagsimula silang magsabi sa kanya, ako ba, Panginoon? So nalungkot yung mga alagad. Sabi niya, oh, alam niyo ba, sa inyong 12, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Diba? Kung sa politika man, kasama niyo yung kanyang mga konsehales, biglang sabihin ni Mayor, isa sa inyo ang maghuhuda sa akin. Ako biglang, di ba? Nakakagulat. Kaya isa-isa nagtanong ang mga alagad, ako ba to, Panginoon? Kaya gusto ko tanungin nyo rin ang inyong sarili. Hindi man Judas ang pangalan mo, pero yung gawin ni Judas, i-check mo. Yung ugali. Ngunit sumagot siya, ang kasama kong nagsawsaw ng kamay sa mangkok, siya ang magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay hahayo ayon sa nasusulat, ayon sa scripture. Patungkol sa kanya, ngunit sa aba ng taong iyon na magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong iyon kung hindi na siya maipanganak. Tingnan niyo po yung pagka-negative word na sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Na minsan tayong mga magulang, di ba, pag galit na galit na tayo sa ating mga anak, buti pa hindi na kita binuhay eh. Buti pa hindi ka na ipinanganak eh. Di ba? Na kaya pala nasasabi ng magulang ito, mismo sa bibig ng Panginoong Hesukristo, doon sa kanyang pinili, nagsalita siya ng ganito. Buti pa, hindi ka nalang ipinanganak. Hello? Magsiyasat po tayo sa ating mga sarili. No? So, napakapangit po ng role ni Judas dito sa story of salvation. Judas. No? The betrayer. Mateo 26:45-50. Lahat po ng binabasa ko ay tungkol po sa istorya ni Judas. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, matulog na kayo at magpahinga. Narito na, ang oras at ang anak ng tao ay ipagkakanulo na sa mga makasalanan. Pansinin po ninyo yon. Alam na alam din ni Jesus na malapit na yung oras niya na siya ay ipagkakanulo. Meaning, kung sa mga artista man, alam niya ang script. Saulado niya yung role niya. Bumangon kayo at lalakad na tayo. Narito, siya na magkakanulo sa akin ay malapit na. Alam din ni Jesus na palapit na si Judas, no? Galing eh, no? Paano hindi ka maniniwalang si Jesus ay Diyos? Dinakip nila si Jesus. Habang siya ay nagsasalita pa, narito, si Judas na isa sa 12 ay dumating. Pinagdiinan yung 12 apostol na pinili. Na kung isipin mo, no, limbawa, no, sa church na ito, ako, biglang darating, no, ang kumalaban pa sa akin, asawa ko. Di ba napakasakit? Pinili mo, kasama mo araw-araw, pero hindi mo alam, ito pala yung magbebenta sa'yo. Habang siya ay nagsasalita pa, narito si Judas na isa sa 12 ay dumating.
kasama niya ang napakaraming tao na may mga tabak at mga pamalo. Sila ay mula sa mga pinunong saserdote at mga matanda sa mga tao. Meaning, pinunong saserdote. Pansinin niyo po yun. Pari po ito. Religious leaders po ito. Mga elders of the church ang dumating. May dalang pamalo, may dalang tabak. Verse 48, siya na magkakanulo ay nagbigay sa kanila ng isang tanda. Sinabi niya, ang sinumang halikan ko, siya yun. Dakpin niyo siya. Kagad, siya ay lumapit kay Jesus. Sinabi niya, bumabati guro, magandang hapon guro, nakangiti sa'yo. No? Good morning, Jesus. Pagkatapos, hinilikan niya pa si Jesus. Kabagabag tong si Judas, no? Akala niya hindi alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Lumapit siya sa kanya, hinawakan ng kanyang kamay, at siya ay dinakip. Itutuloy ko po yung pagbasa sa 51. Dahil meron po akong gustong ipakita po sa inyo. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nagunat ng kanyang kamay, si Pedro po yon, at bumunot ng kanyang tabak. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang tainga nito. Na magkagayon, sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo yung tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak din mamamatay. Sakala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama? At padadalahan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel? Ano sa palagay niyo? Sumagot sila at sinabi, karapat dapat siya sa kamatayan. Yun ang sagot ng mga taong ito. Pagkatapos ay kanyang niluraan siya sa kanyang mukha at siya ay kanilang pinagsusuntok at sinampal pa siya ng iba na nagsasabi, ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo, sino ang sumuntok sa iyo? Pansinin po ninyo, no? Grabe itong ginagawa ng tao sa kanya. Yung pong verse 54, ito po yung gusto kong bigyan ng punto. Ngunit yung gayoy, paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? So pansinin niyo po yung 54, no? Kasi nung dadakpin na po si Jesus, dahil yun po yung script na kailangan dakpin, na kailangan ipagkanulo ng kanyang alagad, at si Pedro na parang sisirain yung pelikula, kumuha ng tabak, tinagpasantenga ni nung alipin ng sundalo, ano sabi ni Jesus? Ano ka ba? Kailangang matupad kung ano yung nasa kasulatan. Hindi alam ni Pedro ang script. Hindi rin alam ni Judas na siya pala yung kontrabida dito sa Holy Scripture. Praise the Lord. No? Mateo 27:1-5, tingnan ninyo kung ano po ang naging dahilan. Naging epekto ng kanyang pagkakanulo sa Panginoong Hesukristo. Kinaumagahan, lahat ng mga pinunong saserdote at ng mga matanda sa mga tao ay sumangguni sa isa't isa labang kay Jesus upang maipapatay nila siya. So no, hindi alam ni Judas na yung kanyang pagkakanulo kay Jesus ay magiging kamatayan ni Jesus. Ang gusto lang niya alin? Yung pera. Yung pilak. No? Tinalian nila si Jesus at ibinigay kay Poncio Pilato na gobernador. Nang makita ni Judas na siyang nagkanulo kay Jesus, na siya ay hinatulan, nagsisi siya, isinauli niya ang 30 pilak sa mga pinunong saserdote
at sa mga elders. Sinabi niya, nagkasala ako sa pagkakanulo ko sa walang salang dugo. Innocent blood. Walang kasalanan si Jesus. Ngunit sinabi nila, ano yan sa amin? Ikaw na ang bahala dyan. Verse 5, itinapon ni Judas ang 30 pilak sa banal na dako at siya ay umalis. Pagkaalis niya roon, siya ay nagbikti. Hindi niya naisama sa kamatayan yung 30 pilak na pinagbentahan niya kay Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Godly sorrows brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrows brings death. Na ibig sabihin, kapag po tayo ay may problema, ang nangyari po kay Judas ay remorse. Ibig sabihin, dalamhati. Hindi siya totoong nagsisi. Dahil ang sabi rito sa 2 Corinthians, ang makadiyos daw na kalungkutan ay magdadala sa iyo upang ikaw ay magsisi para ikaw ay maligtas. Subalit, pag ang kalungkutan mo, ang problema mo, kapag ito ay galing sa sanlibutan na katulad ni Judas, it brings death. Nagdadala ito ng kamatayan. Kaya yung iba, pag sobra na ang problema, magpapakamatay na ako. Ang tawag po dyan, worldly sorrows. Hindi po yan godly sorrows. Amen? Kaya pag ikaw ay nakapag-iisip na ng, tapusin ko na kaya ang problema ko, magbibikti na rin ako katulad ni Judas. Medyo mag-isip-isip ka, no? Magsisi ka na lang kaysa magbikti ka. Anyway, bayad na po ang ating kasalanan. Kailangan lang po nating magsisi ng tao sa puso. Yung pong totoong pagsisisi. Dahil yung pong kay Judas, hindi po yung totoo. Dahil siya po ay nagbikti. Pero kung siya po'y humingi ng tawad, nagbago, alam niyo po bang patatawarin siya ng Panginoon? Pero dahil mukha siyang pera, hindi niya man lang inisip yung mga himala na nasaksihan niya, na mismo ang Panginoong Jesus ipinahiram sa kanya yung kapangyarihang yon. Nagpalaya siya ng demonyo, nangaral siya, gumawa rin siya ng himala sa pangalan ni Jesus, di ba? Pero hindi niya lahat tiningnan yon. Nakatingin siya saan? Doon sa 30 pirasong pilak. At marami pong taong ganyan hanggang ngayon. Hindi tinularan, hindi ginaya si Jesus, ang ginaya ng marami ay si Judas. Ibinebenta. Kaya nga, di ba, sa mga pulis-pulis na yan, di ba? May mga asset. Kaya yung mga asset na yan, kahit kaibigan, magulang yan, dahil sa pera, ibinebenta. Sa 1,000, 2,000, turo mo kung sino mga kasamahan mo. Mga kapatid ni Judas na nawawala. Amen? At walang Judas dito, sa congregation na ito. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Mahirap gayahin si Judas. Mateo 21, verse 44 to 45. Ang sabi ng Panginoon, ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog. Subalit dudurugin ito ang sinumang mabaksa kanya. Nang marinig ng mga pinunong saserdote at ng mga pariseo ang talinghagang ito, naunawaan nila na sila ang tinutukoy niya. Alam niyo po ba kung bakit ganito ang salita na to? Dahil itong mga pinunong saserdote, sa panahon po natin, ito po yung mga matataas ang ranggo sa simbahan. Kaya pinuno, pinunong pari. No? Pinariringgan to ni Jesus. Alam ang salita ng Diyos. Pero siya mismo,
na tinatawag na salita ng Diyos, si Jesus Christ, hindi pinaniniwalaan. Kaya, ang verse 45, naramdaman ng mga paring ito na sila yung tinutukoy. Kaya, ito yung nagtulak kay Jesus sa Mateo 22:1-14, nagkwento po siya ng isang talinghaga patungkol sa malaking piging. Alam niyo po ba bakit nagkukwento ang Panginoon ng mga parable? Meron po kasing nakatago ritong katotohanan. Parable, meron po itong hidden truth na dapat nating makita, masilip, bakit kaya dinadaan ng Panginoong Yesus ang lahat sa kwento? Na? Para madali nating maunawaan. Basahin natin, verse 1, muling sumagot si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari daw ng langit ay katulad ng sa isang hari na nagbigay ng isang piging para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging, ngunit ayaw nilang dumalo. Ang binabanggit po rito ay Israel. Dumating po ang Panginoong para sa kanyang bayan, pero nung inaanyayahan niya, ayaw siyang kilalanin. Yun po yung ibig sabihin nito. Isinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siya nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, sa mga Israelita, narito, naghanda ako ng hapunan. Kinatay na ang aking mga baka at lahat ng mga bagay ay nakahanda na. Halina kayo sa piging. Nag-i-invite po ang Diyos. Gusto ng Diyos ng kanyang bayang pinili ang Israel ay makasama niya sa kaharian niya, doon po sa langit. Ngunit hindi nila ito binigyang pansin at sila ay umalis. Ang isa ay pumunta sa kanyang bukid, ang isa ay sa kanyang kalakal. Ang iba ay sinunggaban ang kanyang mga alipin, kanilang nilait ang mga ito at pinatay. Ito po ay pag-iistorya ng Panginoong Yesus sa mga ipinadalang propeta. Pinatay, hindi kinalala, di ba? Sila ito. Ang iba ay sinunggaban ang kanyang mga alipin, kanilang nilait at ang mga ito ay pinatay. Nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit. Isinugo niya ang kanyang hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon, sinunog niya ang kanilang lungsod. Ito po yung Sodoma at Gomora. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat. Dahil pinili po ng bayang Israel ang tumalikod. Hindi kilalanin si Jesus. Kaya nga po ang kaligtasan ng kaluluwa ay nakarating sa atin. No? Kaya sabi dun sa verse 9, pumunta nga kayo sa mga lansangan, ito, tayo na ito. At sino man ang inyong matagpuan ay anyayahan ninyo sa piging. Piging means langit, kaharian ng Diyos. Lumabas nga mga alipin sa mga lansangan at dinala ang lahat ng kanilang mga natagpuan. Dinala nila kapwa ang masama at mabuti. So sa atin, di ba po, lahat tayo masama. Pero ang sabi ng Diyos, still you are invited. Men, ang piging ay napuno ng mga panauhin. Verse 11, ito po yung ating punto. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang lalaking hindi nakasuot ng damit pampiging. Hindi nakasuot damit pangkasal. Hindi nakasuot ng maayos. Ito po'y talinghaga, no? Ano ba ibig sabihin ng damit na pampiging? It symbolizes preparedness and righteousness. Ito po'y sinasagisag ng pagiging handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Handa ka na ba sa darating na kasalan? Ito po yun. Yung pong binabanggit po sa Matthew 25 na limang matalinong birhen at limang hangal na birhen. Sampu po silang naghihintay.
sa pagdating ng Panginoon. Nakatulad din natin lahat dito, naghihintay lahat tayo sa second coming of Christ. Amen. Tanong, ikaw ba ay kasama dito sa limang birhen na matalino? O sa limang birhen na naghihintay din na tinatawag ng Diyos na hangal, hindi pinapasok ng Panginoon. Hindi kita kilala. Ito po yung, kaya yung verse 11, pansinin po ninyo, binigyan ng stress ng Panginoon yung isang lalaking hindi nakasuot ng damit pampiging. Alam niyo po ba na ang salvation, ito po ay hindi po ito naiipon. Hindi po ito nakukuha sa talino, hindi rin ito nakukuha sa paramihan ng pera. Hindi rin ito nakukuha sa paramihan ng mabubuting gawa. Ang righteousness po, ang pagiging matuwid, ay makukuha po kay Kristo. Jesus is our righteousness. Kaya, sinita ng Panginoon, ng katulad din ng ating pananampalataya, na sabi ng iba, basta ako ang alam ko, ligtas ako. Dahil ako ay mabuti, wala akong nilolokong tao. Pag ganyan ang katwiran mo, ikaw ang lalaking ito. Bakit hindi ka nakasuot ng damit pampiging? Ibig sabihin, pampiging, bakit hindi ka nagpatuloy sa kabanalan? Bakit hindi ka nagpatuloy sa aking salita? Bakit hindi mo sinundan ang aking mga ginawa? Bakit ang sinundan mo si Judas? Si Judas po hindi nakasuot ng damit pangkasal. Actually, inalis po siya dun sa 12. Pinalitan siya ni Matias. Men, at sinabi niya sa kanya, pansinin niyo po yung tawag ng Panginoon dun sa lalaking hindi nakadamit pangkasal. Ang sabi niya, kaibigan, paano ka nakapasok dito nang hindi nakasuot ng damit pampiging? Ngunit wala siyang nasabi. Speechless yung lalaking ito. Bakit? Hindi niya kasi alam na ang kaligtasan pala ay hindi nakukuha sa paramihan ng mabubuting gawa. Ang kaligtasan po at para makilala mo si Kristo, ito po ay sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Amen? Verse 13, sinabi ng hari sa mga tagapaglingkod, igapos nyo ang mga paa at mga kamay, dalhin nyo siya at itapon sa kadiliman sa labas, sa impyerno po ito. Doon ay magkakaroon siya ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin na nagtitiis. Nangangalit ang ngipin sa impyerno doon sa apoy. Bakit? Hindi nakadamit pangkasal. Damit pangkasal po, white, it means holiness. Na kailangan magpatuloy po tayo sa kabanalan. Kaya, mahirap pong sundan ang gawin ni Judas. Kaya kung papansin ninyo doon sa Matthew 26:50, pansinin niyo po yung tawag ni Jude ni Jesus kay Judas. At sinabi niya sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Nung humalik si Judas kay Jesus, ano sabi ni Jesus kay Judas? Hindi niya sinabing, taksil! Gawin mo na yung gusto mo ngayon. Dakpin mo na ako. Hindi. Ano ang tawag ng Panginoong Jesus kay Judas? Kaibigan, gawin mo na. Sige, padakip mo na ako. Nakatulad din natin lahat ngayon. Ang sabi dito sa John 15:14-15, kayo ay aking mga kaibigan kapag ginagawa ninyo ang anumang inuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip ay tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng narinig ko sa aking ama ay pinapaalam ko sa inyo. Di po ba napakasarap mapakinggan na tawagin kang friend of God? And this is a big opportunity na tawagin kang kaibigan ng Diyos.
Subalit, katulad din dito sa mundo, naranasan ko na rin pagtaksilan ako ng aking kaibigan, na katulad ni Jesus, pinagtaksilan din ang kanyang kaibigan. Di po ba napakasakit mapagtaksilan ng taong pinagkatiwalaan mo? Ganun. Dahil si Judas ay apostol, pinili ng Panginoong Jesus. At dahil tayo din ay pinili, ang tawag din sa atin ng Panginoong Jesus ay kaibigan. Amen. Nakatulad ni Judas, huwag nating sundan. Di po ba? Kaya nga, ngayon pa lang, sariksikan natin ating mga sarili. Panginoon, ako ba ito? Ako ba itong lalaki na hindi nakasuot ng damit pampiging ang tinutukoy mo? Binigyan po ng stress to ng Panginoon para sa bawat isa sa atin na kung hindi ka pahanda, yung wedding garment po, it means you are prepared to meet Jesus in the air. It means you are prepared for the coming rapture. And this is any moment. Baka marinig mo sa Panginoong Jesus, ba't ka naririto? Baka tawagin yung kanyang mga anghel. Itali ito sa paa at saka sa kamay. Sipin yung sagwa na itsura nun. Diba nakatali ang kamay at paa? Kaibigan. Tinawag kang kaibigan ng Panginoong Jesus. Kaibigan, pasensya ka na. Hindi ka nakadamit pang kasal. Okay? Guard, ilabas ito. Talian to. Talinghaga po ito na mayroong katotohanan. Meaning, dinaan po tayo sa kwento ng Panginoon, ganitong ganito po ang mangyayari sa kanyang kaharian. Ngayon, kung ikaw ang kinakausap ng Diyos ngayon, ask the Holy Spirit, help me to be prepared. Tulungan niyo po ako, Panginoon, magpakabanal. Ayoko pong marinig sa bibig ng Panginoong Hesukristo na ako ay palabasin, na ako ay talian at itapon sa impyerno. Huwag po natin palampasin yung opportunity. Ang pagtawag sa atin ng Panginoon, ang pagpili sa atin ng Panginoon na mag-anak ng kanyang ama, maging kaibigan ni Jesus. Huwag po natin palampasin ang oportunidad na ito. Kaya kung makikita nyo dun sa talinghaga, mabuti at masama, invited. Kaya ang sabi po, di ba? Many were invited. Like us now, we are invited. But few are chosen. Konti lang ang pinili. Dahil konti lang ang nakasunod sa salita ng Diyos. Mas pinili nila ang patuloy na magpakasama. Ngayon, nasa atin po ang pagpili ng lahat ng iyan. Susundan mo ba ang yapak ni Judas o susundan mo ang yapak ni Jesus? Amen? Madaling sabihin kay Jesus, pero yung ating pong gawa ang magpapakita nito at magsasalita. Amen? So tayo po'y tumungo. Kausapin po natin ng Diyos at ang Diyos po'y naririto. Kausapin mo siya. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa mensahe na narinig ko ngayon. Ayoko na marinig na ako'y patalian mo at itapon doon sa impyerno. May panahon pa, Panginoon, upang ako ay magbago. Hindi ko po ito kaya kung hindi mo ako tutulungan. Alam ko, O Diyos, na ikaw ay makapangyarihan. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya sa oras na ito, pinapayagan kita. Baguhin mo ang buhay ko. Tulungan mo ako makapasok, makasunod sa kaharian ng Diyos. Panginoong Jesus,
Alam ko, ikaw ang unang-una na may gusto na ako'y maligtas. At nais ko rin mangyari iyon sa aking buhay. Subalit ako'y mahina at ikaw ay laging malakas. Kaya Panginoong Jesus, tulungan mo ako. I love you, all of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take hold of me. And I love you, all of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take hold of me.
Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you, all of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I give up my heart to say I need you so, my.